Yan, so hello po. So meron akong sasagutin na tanong. Kung mapapansin nyo dun sa mga reviews, meron akong mga nire-replyan dun na picture ng mga bike. So mas nire-recommend ko na pag maglagay kayo ng reviews, maglagay kayo ng picture para at least makita ko kung meron kayong mali na ginawa dun sa bike para at least ako na mismo yung mag-message sa inyo. So, eto, madalas kong nakikita yan sa mga reviews natin, yung fork na baliktad. Although, meron akong nakapin na videos dito sa TikTok, paano gawin, or paano yung tamang paglagay dun sa, or tamang position ng fork para hindi magdikit yung pedal, tsaka yung front wheel ninyo. So, eto, unang-una, ayun, kung mapapansin nyo, eto is nakaset up na po dito. Ayan, so, eto yung fork ng Zila ba? Ayan, yan yung fork. So, kung mapapansin nyo, eto yung bilog. Ayan, ha. So, eto yung bilog. Dapat nakaharap dun sa may crank. Para at least, etong pedal. Ayan, kung mapapansin nyo yung pedal, tsaka yung front wheel, medyo malayo yung agwat. Malayo yung agwat. And then, kapag magpedal kayo, hindi didikit yung paan nyo dito. So, makapagpedal kayo ng maayos. Ang problema kasi, lagi kong nakikita to sa picture. Ayan, wait lang, gawin natin. Mapapansin nyo, lagi kong nire-replyan yung mga picture na baliktad. Kumbaga, eto yung bilog nasa harap or nasa labas. Kaya kapag tinitingnan ko, nire-replyan ko na yung agad or nag-message na ako dun sa buyer na pwedeng ayusin ninyo. Ayan, kung tamad kayo na manood sa mga videos, please lang, tignan nyo lang yung mga pin videos kasi yung mga madalas na question nyo naman is naka-post na. And, tsaga lang talaga sa paghanap kasi yan, naka-post naman na lahat yung mga concern. And almost pare-parehas lang naman yung mga sagot dyan. So, eto, mapapansin nyo may space. So, kapag binaliktad ko yan, ayan, so kapag eto, linuwagan ko lang yung sa may headset natin para mapaikot ko yung fork. So, eto siya. Ayan. So, hindi yan ganyan kaluwag. So, linuwagan ko lang. So, kung mapapansin nyo, ayan. So, kapag eto, yung bilog na yan, dito sa may baba ng fork is nakaharap sa labas. Ang magiging kalabasan, tingnan nyo kung mapapansin nyo, yung pedal tsaka yung front wheel is dikit na dikit. Kaya pag magpe-pedal kayo dyan, hindi maganda yung kakalabasan. And possible din magiging cause yan ng pagkaputol ng fork kasi nga mali yung position niya. So kung mapapansin nyo, hindi balanse yung distribution nung bigat ninyo kasi nga eto oh. Lalo kapag kung mapapansin nyo yung may nakapost dati na Solani Steel or Race Master na naputol yung fork kasi nga ganyan yung nangyayari. Ayan, hindi maiwasan lalo kapag malubak-lubak. Tapos medyo manipis yung fork, pwede siyang maputol lalo kapag may kabigatan yung sakay. So ilagay nyo or ayusin nyo yung paglagay ninyo. Madali lang naman kasi nandyan naman na yung picture mismo sa listing. Ayan, sundin nyo lang. Kaya kung makapansin nyo, eto. Ayan, so yung bigat ninyo dapat nakaganyan siya, oh. Para yung, balanse. At may iwasan din yung pagka-discrasya, lalo kapag yung malubak. Delikado kasi kapag ganyan, oh. So, kumbaga, instead na ganito, ayan, kung makapansin nyo ganyan, nagiging ganito na siya, parang baluktot na yung kinalabasan kapag ganyan na. Kaya always check nyo lang yung picture kasi hindi naman na pwede nyong gayahin. I think eto kasi, pagdating sa inyo, ang setup niyan is ganito. Ayan, nakaganyan siya. So, gayahin nyo lang. Ayan. Same lang dito sa fixie steel. Ayan, kung makapansin nyo, laging may reply ako sa mga picture na baliktad yung fork. Eto lang lagi nyo tignan. Oh. Eto. Yung bilog, dapat nakaharap sa may crank. Hindi sa labas. So, yung mga naalog naman yung headset, higpitan nyo lang po dito. Ayan, meron yan yung natatakpan lang siya ng rubber. Ayan na.
Ayan, digpitan nyo lang to, and then dito sa taas. So, ibalik ulit natin sa dati. Ayan, so yan yung tamang lagay, tamang setup. Dapat may space. So, may pedal and front wheel. Tapos, kailangan nyo talaga higpitan to para in case kapag mag-u-turn kayo, sasabay yung drop bar and then yung front wheel. So, kailangan ko higpitan yan mamaya. Ayan ha, so check nyo lang yung mga pin videos, and then yung mga common question, and then din yung mga sagot or tutorial paano mag-assemble. Pare-parehas lang naman. 80% assemble, then yung 20% kayo na yung maglalagay dyan. Wala namang mahirap dyan. Total magbabike lang din naman kayo. Dapat alam nyo din paano i-set up yung mga bike. Ano yung mga basic na concern. Para at least kahit nag-long ride kayo, eh, alam nyo paano ayusin yung bike ninyo. Plus, syempre, magdala din kayo ng helmet. And at least yung emergency tools, yung ano, yung maliit lang. Para in case kapag nasiraan kayo, meron kayong gamit. Lalo kung solo biker lang kayo, or wala ano yun, pag isa lang kayo nagbibiyahe. So, yun ha. Ride safe palagi. Huwag maging jempoy. Ayan, try ko gawan ulit yung mga common question pa isa-isa, kasi nga yung iba ulit-ulit na lang. Ito is J-Lab. Pare-parehas lang naman yan. Dapat yung bilog nasa likod, sa loob, paharap sa crank, hindi sa labas. So, ayun. Thank you. Ride safe palagi and bye-bye. By next week, possible next week yung listak natin. Ayan, kung makapansin nyo, wala pa ako masyadong pinapost or hindi pa ako masyadong nag-live. Minsan, yung kapatid ko laging nag-live kasi nga medyo busy ako. So, bihira lang ako mag-live. Pero lagi naman nakasale yung mga stocks natin basta meron tayong ano, bike dito. So, yan. Pwede kayo mag-walk-in. Pwede rin kayong bumili sa mga partner ko if meron man sila stocks. Para at least medyo malapit sa inyo. So, thank you, Ridesy, palagi. Good night and bye-bye po.